pan. Ayan. Nag sanga-sanga na yung kanya after 45 days. Ayan. Siguradong mabubuhay na yan siya. Good day mga kaibigan. Sa araw na ito ay isipan kong ibahagi sa inyo ang tungkol sa aking paraan ng pagmamarkot ng calamansi. Okay? Ito na ngayon yung mga nauna kong na balatan ko na. Ngayon, ang pinaka best na sanga ay yung kulay green pa, yung kanyang stock. Green pero medyo mature na siya, ganyan. So yan. So ito ngayon ang ating i-demo. Okay? So babala tayo ng at least 1 inch. Yan. 1 inch. Yan. Yan, kasi mabilis matanggal yung balat niya. Ganito pa-mature yung sanga. Yan. Tapos tatanggalin lang natin yung madulas na bahagi ng kanyang kahoy, yung cabium. Cabium, yan. Kasi pag hindi natin natanggal yan, mag-heal ulit yung kanyang balat. Yan. Okay. Isa-isa. At saka, mas maigi kapag ang kanyang sanga ay medyo patayo. Yan o. Oh. Oh, diba? Ang bilis matanggal yung balat niya. Okay. Klaro ba? Okay. Ngayon, ang materials na gagamitin natin, itong lupa. Lupa ang gagawin natin na substrate. Dapat hindi masyadong basa para pag ganyan natin, hindi siya buhaghag. So, yung ating bagging mula sa ice bag. Yan lang. Pilihin lang natin yung ice bag. Okay. So, saka yung pantali natin. Yan lang siya. Tapos, yan lang. Okay. Ngayon, babalutin. Ganyan lang. Kalian ka.
siya eh. Isa pa. Okay. Sa pagdidilig naman, gumagamit ako ng syringe para hindi masyadong masisira yung ating bagging. So, paalala lang, keep out on the reach of children kasi matulis masyado ito. Okay, mabibili ito kahit na saan na butika. Okay. Ngayon. Wala. Wala akong ano, dito na lang ako magkuha ng tubig. Ayan. Fish effluent. Kunin lang mukha ko ha. Okay. I-inject lang dito para bumasa yung ating okay. Result after 25 days. Ayan, ganyan na kadami yung o kahaba yung ugat niya. Ayan, labas na. Ayan. Okay. After 1 month, ito na yung result ng ating marcot. Ayan. See? Ang dami ng ugat. Ayan. Marami na masyadong ugat. Pwede na siyang harp. Marcot. Ayan. So, ito na yung best na time para i-transplant natin yung itang kita. Yan, meron lang sanga-sanga yung
unang ugat niya. Ayan. Klarong-klaro na yung parang mga primary roots. Ayan. So, pwedeng-pwede na natin siyang i-transplant. Actually, yung after one month, pwede natin ma-transplant yun kasi may ugat na. Pero mas best kasi yung ganito na yung nagsanga-sanga ulit. Nagsanga-sanga yung mga ugat. Sana ay nagustuhan ninyo ang video na ito at kahit papano ay meron po tayong natutunan. Maraming salamat po sa inyong panonood. Huwag po sanang kalimutan na pindutin ang subscribe button at pakipindot na rin po ang notification bell para lagi po tayong updated sa mga susunod pang mga video. Once again, maraming salamat po sa inyong panonood.